Maganda tumawag itong eksena pag nasa hotel, no? Pero pag nasa bahay ka, gayito, lalaitin ka ng mga bisita, no? I'm sure, di ba? Hindi na tayo nagpunta doon sa harapan kasi super trapped. Eh, isa lang naman tong farm na to. Sa likod na tayo, nagsimula na tayo sa likuran. Diyos ko, anong pecha tayo matatapos dito? Nakakaabala talaga si Ali ng mga bahay na dito, no? Buti hindi sila nagreklamo. Pumila ka dito may araw pa. Pagdating mo dun sa bell, wala na. Dalawang oras na kayo mga ano? Oo. Totoo. Dalawang oras almost na. Almost 3 hours. Almost 3 hours. Ako na pagpipicture sa inyo para mas mabilis. Ang mega, then ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Good morning mga kachika! Isimulan na natin ang breakfast. Kasi may pre-breakfast ang hotel. Yan lang ang ating breakfast. Pwede na! Ay, napitay. It's already 9 o'clock in the morning. Dito sa bahay. Masarap itong maliliit isda. Super lutong. Meron ng available parking sa harapan kasi sa basement yung parking naman. Kaya yun lang ang pangit dito kasi ipisipin ka. Kaya ilalaraan. Tsaka diba? Pero carry lang kasi lahat naman tao na tutulong mo ng gabi, di ba? At dahil malalim yung quarter namin, basement 2, napaka-poor na signal. Pero pag na-checking kasi nasabi naman nila, yung room mo, mahina talaga ang signal. Pero may wifi signal. Yun naman ang malakas. Kaya kaya yun, di ba? Kahapon pala, napakahaba ng biyahe namin. Pero nilaban namin yung mga pwede namin pumbahan. Pero ngayon, tignan natin kung ano yung mapupuntahan natin. Sa dami ng pa-challenge dito sa Baguio, kailangan talaga natin na mga kasi. Sa umaga kasi, dapat marami ka ng kinakain. Para si Pilipin, ano, kuha pa tayo ng sinangal. Yan lang ang ating breakfast. Dagdag pa niya sinangag at saka yung isda. At saka yung sinangag, masarap ang pagkaka-fried rice. Hindi ko alam kung saan ang galing itong langgumisa. Pero maliliit, masarap. Pero itong parang pa-omelette, parang hindi ko masyadong betcha-betcha. Ulit, pag mahal na araw, hindi talaga kami lumalabas. Sa ngalan ng vlog, alam niyo na, kailangan ko nang gawin ito mga ito para may makapagod kayo. Parang nalilibang ko po kayo. Ganon. Ito na yung juice. Pula tayo sa strawberry farm. Tingnan natin kung ano na bago para po sa mga kabahay na nakapunta na rito. May nabago nga ba sa strawberry farm? Tingnan natin. For me, yung breakfast rito, isang malaking katiberans para mga travelers kasi libre yung breakfast nila for two kaysa ikain mo sa labas. Nakakatipid ka talaga. Only dito sa Bloomfield, in fairness, masarap ang breakfast. Parang tuba, di ba? So water lang ito. Napaka-ubic, di ba? Maganda tumagay itong eksena pag nasa hotel, no? Pero pag nasa bahay ka, gayito, lalaitin ka ng mga bisita, no? I'm sure, di ba? Diyan lang po kayo mga kachika, sa bahay niyo po kaming mamasyal. Tara na! Manang, Nyaleta? Mabalito yan? Mabalito yung parking. Dito ka na mag-park daw, napunon. Napunon? Pwede na daw dito. Hindi na tayo nagpunta doon sa harapan kasi super traffic. Eh, isa lang naman tong farm na to. Nagsimula na tayo sa likuran. Ang dami daw tao kaninang umaga. Mabuti lang, may payong tayo talaga. Matatamis daw yung maliliit. Maasin.
Eh, yung nakapayong talaga ako, di ba? Siyempre, payong-payong din pag may time. Paano ba pagpitas dito, kuya? Oh, ganyan, ganyan. Sir. Ganyan? Ayan. Diyos ko, anong pecha tayo matatapos dito? Isang kilo daw bago mapuno ito. Kaya gusto ko pumunta doon. Pupunta kaya ako doon? Pwede ba lumaktaw? Tumatamis naman daw to, wag lang daw ilalagay sa rent. So ilalagay sa bulsa, tarot. Nya, naka-adukan? Walang marun. Kahit na mag-ilokano ka dito, hindi ka makaka-discount. Marunong na rin sila. So paano? Mag-ingwiso lang tayo, ganun pa rin, di ba? May discount daw dito ang ano, Arabo. Anong oras kinig bukas dito? Shitty? Anya, Bisaya ka? Ay, no. Alam mo, marami kong kaibigan dati yung iguro. Hanggang anong buwan na may strawberry? Hanggang June lang. Tapos, kuya, kanino tong farm na to? Bayaw ko na. Sa bayaw mo, tapos namamasukan ka? Ah, okay. Ikaw lang taga-Bantay. Matagal mo ng trabaho to, kuya? Pag hindi naanihan? Trabaho rin sa dating trabaho. Nakadami na, di ba? Konti na lang, mapupuno na siya. 700. Kilo. Pag yun na ani na nila, ang ibibigay sa'yo, isang kilo, 500. Siyempre, experience kasi dito, additional 200. Iba rin yung experience, yung maiinitan ka, mahihirapan ka. Yun eh. Di ba, kuya? Totoo. At saka yung picture-picture, eme-eme, charot-charot. Di ba, kuya? Kuya, marami na ng artista nagpunta dito. Oh, Senator Robin Padilla. Sino pa? Nalimutan na daw ni kuya. Babae, lalaki, tomboy, bakla. Walang bakla. Patitimbang na po natin. Patitimbang na lang na po natin ang nakuha natin strawberry. Ay, kasi lang mo tag 1.5. Wala, nagado. 1,000. 1,050 kumangungure 1,000. Para may remembrance naman kayo. Huwag na ron. Tama na pa yung basket. 300 pala yung basket. Karot. Isa't kalating kilo. So, pwede na rin. Thank you. Kuya, salamat. Eto na po. Na-achieve na natin ang strawberry picking. Ayan, dalawa. 50 ang isang bag. So, dalawa to. 100 lang. Kaka-harvest lang naman daw po nila ito kanina. Salamat, ante. Farm, naka-adi tayo ng strawberries at saka lettuce. Ngayon, pupunta na po tayo sa La Trinidad. Diyan lang po kayo. Huwag kayong bibitiw. At talagang hindi kami bibitiw. So, eto na mga kaibigan. Nandito na po tayo. Ito pala yung ilalim nito. Tingnan mo. Nakakaabala talaga si Ali ng mga bahay na dito, no? Buti hindi sila nagreklamo atin. Kasi siyempre, tingnan mo, after daw ng Holy Week, i-repaint na daw yung mga bahay at gagawa daw isang panibagong tulay para dun yung picture-taking purposes. Tapos ito, para hindi nakakaabala sa mga tao nakatira dito. Lalakad ako yung mabagal na lakad para mainit lahat sila. So ayan, diba? Kung gaano karami ang nakapila. Pila balde. Pati sa mga picture talaga dito sa sityo. Batiw-tiw. Gano. Ang lamig, di ba? Ang lamig. Kung malalaglag pa yata tayong lahat. Bigang exacto-exacto tayo nasa gitna. Lalaglag ito. So paano? Ito na mga kaibigan. Ang pamosong tulay dito sa Baguio, sa Sitio Batiw-Tiw. Tapos na ang ating turn at marami pa rin nakapila. So with that, mga kaibigan, na-experience na po natin. Kaya tuturin na po tayo sa ating second destination. Ayan. Ayan ang pila. Ang haba ng pila ng Good Days. Lilipat tayo sa isang branch pa ng Good Days. Mga tao talaga mahilig talaga sa masarap na mura. Paano tayo makain dyan? Ang dami. Paano tayo makain dyan? O super pila. So mga kaibigan, failed na naman ang ating pupunta sa Good Days. For the meantime mga kachika, hanap po muna kami ng makakainan kasi anong pecha na gano'n. So eto na mga kachika, nandito na po tayo sa Mirador, gano'n. Napakaganda nito, para tayo na sa Japan.
200 ang entrance. Pero pag senior, tsaka PWD, 50 pesos. Pag 12 years old, above, free. Ganon. Eto na. Nasa Lourdes Grotto pala ito. Ang ganda. Oh. Super Japan ang peg. Top of the world of music. Gano? Ay, narurulo si ate. Narurulo ka, ate. Laban mo lang yan. Pikit ka. Yun naman ang ano doon, di ba? In fairness, ang ganda dito. Information ng mga rocks. Irish ay mase. Gano? What is hingala? Eh, pag nadalos ka talaga dito, dire-diretso ka talaga doon sa baba. Nandito po tayo sa katuk. Tuk-tuk ng bundok, mga kaibigan, dito po yan, sa Mirador. Instagramable talaga itong lugar na ito. O, oh, diba? Dito na tayo sa Blue Moon. O. Oh. Takot. Nakakatakot. Kung tatapang nyo, eh kung nalaglag kayong bigla, ano? Pupunta tayo dun sa taas. Dito na naman tayo pipila talaga. Para makapagpa-picture na. Tignan mo. Grabe. Sayang naman kung di tayo magpa-picture. Nandito na rin lang tayo. Ilaban na natin to. Ang bagal ng pacing. Tignan mo. Pumila ka dito, may araw pa. Pagdating mo dun sa bell, wala na. Wala ng araw, gabi na. So paano? Tiis-tiis na. Pag may tiyaga talaga, may adobo. Pero at least malapit na tayo. After 2 years, ayun na. Ganon. Yung nasa dulo rin makakaabot. Close na. At ang lamig na dito ha, in fairness. Nakakainip lang kasi yung iba talaga. Ang haba magpa-picture. Oo eh. Dalawang oras na. Almost 3 hours. Going to 3 hours na tayo na pare-pare. Okay. Ako na pagpipicture sa inyo para mas mabilis. Ayan po. 1, 2, 3. Kuna mo yun. Ayan. 1, 2, 3. Sige po. 500 na to ha. Sabay-sabay kaya kayo lumundag. Masaya. 1, 2, 3. So ayan mga kachika. Narating na po natin ang Mirador. Please, may experience na po tayo. Almost 3 hours po tayong tumila. Kaya naman, sulit naman po ang kembot natin. Ayan. Ito na yung grotto. At dahil nandirito na rin tayo, iakyat na rin natin sa grotto. So nakarating na po tayo dito sa grotto. Ito yung church. Ito yung kapilya. Ayan, walang misa eh. Ito ang tirikan ng mga kandila para sa ating mga wish. Pag may sasakyan ka, matirik din. Pag aakit ka, dire-diretso din. Mas malayo ang biyahe na pag may dalaking sasakyan. Sobrang lalim. Diba? So ayan, narating na rin natin ang grotto. It's dinner time at nandito tayo sa Session Road. Hanapin natin isang kainan dito na food eatery. Budget restaurant itong hinahanap natin. Tagpuan kaya natin ang hinahanap natin. A banger. Ganon. Maganda ang weather. Hindi nakakapawis, nakaka-fresh. Kaya okay lang ang layo ng nilalakad. Kasi pag nagdadala pa ng sasakyan, ang hirap, walang parking. Nakakapunta nga kami sa pupunta na ang problema, hindi naman kami makakain kasi wala naman kaming parking. So paano? Diba? Kaya tama na ito. Grabe din pala ang pila dito. Tignan mo yung pila. Jeep lang yan ha. Jeep. Napin natin talaga siya. Sana matagpuan na natin talaga. Akyat tayo. Bawal tumawid sa kalsada. So gagamit tayo ng overpass. Nakaraan talaga ito. Buti lang kami talaga. Malapit ang hotel natin dito. Bayan, naliligaw na naman talaga tayo. Lagi na lang naliligaw. Bakit gano'n ang pagkakataon? Super ligaw! Ito yung mga kainan dito. Tignan natin lang muna. Ito po yung mga kainan sa gilid ng Burham. Ang daming tao din dito. Kasi budget to. Bagnet. Ito oh.
Malala. Sarap, di ba? O, sasarap ng mga pudang. Ano yan, ate? Puset po. Puset? Opo. Kano yan? 150 po. 150 isang piraso na? Oo, yes po. Kasi sa mga insalada na po yan. Makikita mo talaga sa mga tindahan, meron talaga yung dinadayo. At saka yung kukunti lang ang tao. Pare-pareho lang naman sila ng tinda. Di ba? Bakit? Nakakapagtaka, di ba? Patulad mo, sa unahan, di ba, ang daming tao, bakit dito wala? Hindi kaya, dahil walang tao dito, mas maugali yung mga tao dito. So, hindi tayo dyan kakain. Kumasok na tayo dito sa tapat ng Burnham. Korean to. Ay, eto na, meron tayo nito. Eto yung mga wine na kinembular. Magkakano to, kuya? 350. Ganda ng packaging yan. O, andito na yung grilled balut, oh. Nasa Baguio na ang grilled balut. Walang masyadong pagkain. Ate, mango at saka avocado. Magkano to? 110. Hanggang ang oras kayo dito, be? 11. Ang nag-start kayo, 7 to 11. Diba? 7-11. Ano to? Monserbu of avocado and mango overload dito sa Baguio. Deadman Mega, Deadman Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!